magandang araw sa lahat ng mga kaibigan at kapatid. Tayo po ay gagawa ng isang video, short video lamang po, all about faith and deeds. Ano ba ang faith and deed? Pero unahin po natin mga kapatid ang faith, yung pananampalataya, kasi may part 2 ito. Hindi po ito makakaya sa isang video. Ganito po mga kaibigan. Ang lahat ng mayroong pananampalataya sa Diyos ay mga lipi ni Abraham. Batid natin lahat, si Abraham po ay ama ng pananampalataya. Saan po mababasa sa Biblia? Basahin po natin mga kaibigan sa Romans chapter 4 verse 16. Therefore, the promise comes by faith, so that it may be by the grace and may be guaranteed to all Abraham's offspring, not only those who are of the faith of Abraham. He is the father of all. Ayun po, sinasabi na dito sa talatang ito na si Abraham po ay ama ng lahat ng mayroong pananampalataya. Abraham, he is a father of faith. So, pag sinabing faith, ay si Abraham po ay nung narinig niya ang salita ng Diyos, nung ang Diyos ay nakipag-usap sa kanya, personal, kasi ang Diyos hindi nakikita. Bakit personal? Eh, Diyos ay gumawa ng revealed person upang makausap face to face ni Abraham yung Diyos. So, nung nakausap ni Abraham, mayroong mga bagay na sinasabi ang Diyos tungkol po sa hinaharap na hindi nakikita ni Abraham. Dahil, yung mga bagay na yon, yun po ang pinaniniwalaan ni Abraham na yun ay nagkatotoo nga. Ay tulad ng magkaroon ng maraming bansa na mula sa kay Abraham. Tulad ng mula kay Isaac na kanyang anak hanggang sa kanyang apo na si Jacob na magkaroon ng isang bansang Israel. Nangyari nga. At yung lupa ng Kanaan, the land of Kanaan na, na magiging mapasa Israel yung lupa na yan. Na hanggang ngayon ay yun ay lupa ng Israel, yung ay lupa ng pangako yan. Nagkatotoo. So, faith, yun po ang mga bagay na hindi natin nakikita yan. Oo, na dapat pananiwalaan. Totoo po ba, mga kaibigan, na yun ang mga bagay na hindi nakikita na dapat natin pananiwalaan? Pero, yung mga bagay na yan ay sinasabi ng Diyos. Ito po, basahin po natin. Faith. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Yung mga bagay na hindi natin nakikita sa mga darating na panahon. Yung mga bagay, substance of things. Yung mga nilalaman ng mga bagay na hindi nakikita sa ating mga mata. Kasi siyempre, pag sinasabi ng Diyos na ang lahat na magsisisi at magpabautismo ay maliligtas. Yun po ay salita ng Diyos. Meron na bang nakikita kayong naligtas? Wala pa. Oh, wala pa tayong nakikita ng naligtas kasi pag ang kaligtasan, doon po maghahari ang Diyos. Makikita mo yan kung talagang totoo na mangyari yan. Sa ngayon, nasa pananampalataya pa lang tayo mga kaibigan na si Kristo ay namatay at nabuhay upang ang lahat ng magsisisi at magpabautismo maliligtas. Upang yun ay harian ng Panginoon, harian ng Diyos, harian ng Panginoon sa Kristo. Hindi pa nangyari yun. Naniniwala tayo na maliligtas dahil tayo nagsisisi at nagpapatismo. Yun ang ating pinaniniwalaan. Pero hindi pa nangyari yun. O, kailan mangyari yun? Kapag nakikita na natin sa ating mga mata. Hanggang ngayon, nasa pananampalataya pa lang tayo. So, kapag nananampalataya tayo at ginawa natin yan, ibig sabihin mangyayari yan sa hinarap. So, yun po ang ibig sabihin ng faith. Now, faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Yung mga bagay na hindi nakikita at naririnig natin na mula sa salita ng Diyos, yun po ang ating paniniwalaan. Kasi, paano tayo maniniwala kung nakikita na natin? O, di ba? Yung iba kasi, to see is to believe. Pero tayo, na yung mga naniniwala sa Diyos, maniniwala tayo sa mga bagay na hindi nakikita. Yung nga si Kristo, yung Diyos ay maghahari
sa lahat ng naliligtas. So tayo ngayon, kayo po ba ay mayroon po bang pananampalataya na sa kamatayan at pagkabuhay ng muli ng Panginoong si Kristo sa kanyang dugo, kayo magsisisi at magpabautismo, kayo po ba ay maniniwala upang kayo maligtas? Ngayon nga, kaibigan, mag-desisyon tayo. Oh, kasi sa hinaharap, mga bagay yan na hindi natin nakikita. So maraming salamat po. Kung may katanungan kayo, paki-click po, paki-subscribe po, paki-comments po dito po sa video ito sa comments box. Maraming pong salamat sa inyo.